Hello mga Cubs, magandang buhay po sa ating lahat. Ngayong araw po is April 18. Pagpapakain po tayo ng hito, no? Dito sa pan number 3. Ito po yung 8x3 meters na concrete pan, backyard pan. Tapos nagkakalaman po ito ng 5,000 pieces. Okay. Kahapon po nag-update tayo, nakaisang buwan na po sila noong April 2. Tapos after 2 weeks, hindi na din rin po sila ng laki, saka bumigat na rin. So, ito po yung actual na video na nakikita niyo. So, hindi naman po lahat pantay-pantay yung laki, no? May mga maliliit pa talaga, talagang napapaliwan. Saka lumakas na rin po sila ng kain talaga. So, 3 times po kami magpakain ngayon, umaga. Pagkagising po namin, nagpapakain na po kami ng morning. Snacks lang po yan, kumbaga hindi talaga todong feeds. Para lang di lang sila magkainan. Yung regular na kain po nila talaga, alas 9. So 6 a.m, tapos 9 a.m, tapos 4 to 5 p.m. Ganyan, ganun yung timing po ng pagkain nila. Minsan, naglalagay din kami ng konting mga duckweeds paggabi. So, kaya ganun sila kabilis kumain, lumaki din po. Tapos daily pa rin po yung pagpapalit ng tubig kasi sobrang dami talaga. Ang ginagaya po namin sistema, yung sa India, kung napanood niyo po yun, yung sobra talagang dami ng mga laman ng concrete pan nila, talagang sagad po sa total stacking density ng mga hito. So yun po yung talagang gusto namin ma-achieve na target. So pinag-aaralan pa po namin kung paano pwedeng mangyari yun. Nasa fingerlings din po talaga. Kung maganda po yung quality ng fingerlings, yung bata pa lang, talaga may probiotics na, talagang maganda po yung outcome ng fingerlings sa breeder din po talaga. Saka syempre kung galing talaga dun sa pinaka matatandang mga breeder na malalaki yung mga anak, yun talaga yung mabilis lumaki, yun talaga yung magandang saka bihira po yung sakit na fungus, yun talaga yung minsan nagiging problema sa mga ganyan sa concrete pan. Compare po sa sa earth pan. Pero kung nakikita nyo ngayon, talagang nagaganda po ng mga kulay nila. Na-adapt talaga nila yung probiotics na linalagay po namin saka ang kikinis. So ready for harvest na po ito. Siguro mga 2 weeks pa po ito. So naano po namin yung target na 2 months. So nakuha po namin sila ng March 2. So nag 1 month po sila nung April 2. So by siguro po by May 2 or May first week ng May, pwede na po itong i-harvest. Ganado po talaga sila, oh. So kahapon po, diniscuss natin about dun sa kitaan sa hito po, no? So pag-usapan po na natin yung expense. So yung total nito, 5,000 na hito, fingerlings. So multiply by 6, so 30,000. 30,000 po yun, no? So yun yung unang puhunan na kailangan ilabas mo talaga. Lalo na kung hindi ka pa nag-breed ng fingerlings ng hito. So soon po, pag-aaralan po natin kung paano mag-breed ng hito. Natry ko na po yan, kaso 1,000 lang po yung nabuhay. So, kaya hindi ko na video rin. So try po natin sa future yung pang marami na talaga. Kumukuha lang po kami ng mga pang-breeder. Tapos, yung 30,000, syempre, yung mga miscellaneous, yung mga feeds. So, ito po, nakaubos na po siya ng 6 sacks na po. 6 to 7 sacks na po ito. Tabs, yung naubos po nila. Sobrang lakas kasi. So, makikita nyo sa
sa video kahapon, nilagay ko po, 150K. Yung total na nako-consume nila per month. So, tapos, meron pa po kami pinapakain aside pa doon. 150K doon per month. Kaya sobrang laki po talaga nila. Ang target po talaga ng hito is 3 months after nila from 6 inches magbibilang ka na lang 3 months or sa kami sistema namin nakakaya namin ng 60 days lang from 6 inches. Yun yung kagandahan din. Kasi kung mag-start ka ng 2 inches, ang tagal ng i-consume mo ng ilang months. Minsan mabot ng 4 months na experience na naman. Pero depende rin kasi kung sa paglalaki ito, hindi naman po namin kayo pinipilit na gayaan yung sistema namin. Pero ito lang po, pinapakita lang namin yung outcome ng ganung sistema po. Pero syempre, magpa-consult din po kayo sa mga kakilala nyo. Kasi kami po, may consultant po kami para sa hito talaga. Sa years na rin po yung pag-aalaga nyo ng hito. Saka sila yung dealer talaga po namin dito sa Pampanga. So kung gusto nyo malaman yung contact na yun, mag-message lang po kayo sa amin para ma-endorse po namin kayo at makabili po kayo ng quality dito. So yun lang po, i-update po namin kayo sa kung magkano yung kikitain natin dito. Sige po, ito po pala yung bagong channel namin, Cubs Farming. So please like and subscribe po sa bagong channel. At see you po. Salamat.